Pati mga otoridad nagugulat daw sa dami ng mga commuter at motorista ngayong magpapasko na. Paano nga ba yan inaaksyonan? Magbabalita si Gerard De La Peña. Araw-araw maraming city passengers sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pero ngayon, ang dami na ring mga paprobinsya. Kaya si Jen, inagahan na ang luwas pa Baguio. Eh, mag-holidays po kasi, call center po kasi ako. Ngayon po yung pinaka-the best time talaga. Sa tala ng PTEX, 140,000 na ang bilang ng pasahero rito araw-araw mula sa 130,000 nitong Nobyembre. Pero habang papalapit ang Pasko, nakikitang papalo ito ng hanggang 160,000. Maging ang pamunuan ng PTEX, nagugulat sa dami ng pasahero. Pero goal daw nila ngayon na di na maulit yung nangyari nung undas na maraming na-stranded dahil sa bagyong Paeng. Dito pa lang di na paalisin kasi para naman hindi mabilaukan dun sa mga ports, hindi na rin mahirapan yung ating mga pasahero. Heto naman ang laking ginhawa sa mga motorista. Simula sa January 15, pwede na magamit ng mga motorista ang EasyTrip RFID tag sa auto sweep system. User ng NDEX system natin, no, yung NDEX, Capitec, Payflex, pwede na pong gamitin yung sticker nila ng EasyTrip. Mas okay sa akin yung ganun para pag nag-load ka, hindi ka na obligadong pupunta sa isang station niya. Pag nag-load ka, isang beses ka na lang. Pero kung less gastos yan sa mga motorista, less din pala ang kitang naiuuwi ng mga Grab drivers. Ang 2% fare commission kasi na kinakaltas ng Grab sa mga driver nila, hindi pala alam ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang inapprove lang daw kasi ng LTFRB, fare adjustment lang. Ipinasabpina na ng House Committee on Metro Manila Development ang Grab executives para magpaliwanag. Para sa 1PH, Gerard De La Peña, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.